Today, malalaman mo yung 6 favorite lessons ko noong 2023. Hello to all, this is JC and welcome back. I know medyo matagal din tayong walang upload. I think 2 months ago pa. 2 videos yon. To be honest, yung 2 videos na in-upload natin last 2 months is I think edited pa yon 2 months ago pa. So technically, mga 10 months or almost 1 year din akong walang shoot. Hindi tayo nag-upload sa YouTube. More on TikTok lang kasi mabilisan lang naman ng editing yon. But before tayo mag-start sa topic natin for today, I just want you to know na itong mga darating na mga videos natin, asahan mo medyo mag-iiba na siya ng tema, hindi na siya more on fashion, kasi ang plan ko yung fashion content natin, ipofocus ko na lang siya sa TikTok. Dito sa YouTube gagawin natin siya more on personality development, careers, business and everything, more on personality development na yung ipofocus natin dito sa YouTube, kasi marami na rin naman content creator ng fashion, and I know importante yung fashion, but for me, personality development is one of the best kasi yung fashion, isa lang siya sa part ng personality development, and ako gusto kong mas i-focus yung mga attributes, mga characteristics, kasi alam ko, pag yun yung natutunan mo, mas malayo yung mararating mo sa buhay. And hindi ko sinasabi na hindi importante yung fashion, ang gagawin nga lang natin, i-focus na natin siya sa TikTok. Doon ko na siya mostly upload, so baka mag-abang ka ng mga fashion content dito. Pwede tayo gumawa mostly mga review or mga check na lang ng mga gamit, but yung technicals, ilalagay na natin siya sa TikTok kasi feeling ko mas appropriate siya doon and mas madali for me, kasi ako yung tao tol na pag nag video tol, gusto ko isang upuan lang, marami na akong magagawa, and yun yung gagawin natin. And sa mga darating na weeks, mas magpo-focus muna tayo sa one video a week, yun muna kasi yung kaya ng schedule ko, kasi actually kaya ako medyo matagal na walang upload is naglipat ako ng bahay, busy sa business, so kaya hindi ako magaano makapag-create ng content for you guys. But kung makita nyo lang yung notes ko, sobrang dami nakaabang na dyan, sobrang dami na nakapila, so i-shoot ko na lang talaga. So marami lang mga hindrance na itong mga past few months, ay medyo tinamad din ako ng slide kasi nga may iba akong pinagpo-focusan. But ngayon 2024, masiseryosohin natin yung YouTube kasi medyo na-touch din ako, maraming nagpi-PM sa akin online sa page ko, nagtatanong kailan ka ba JC magpo-post ulit, and ngayon na-feel ko na responsibility ko na siya kasi nasimulan ko na siya, so kailangan ko na siyang ituloy-tuloy and sa time na kaya ko. So kaya magpo-focus na tayo ngayon din, and as much as possible mag-commit natin yung one video per week. Nang gagawin natin, kada video natin per week, meron tayong lucky winner na magko-comment. Okay, so abangan nyo lagi yan sa video para malaman mo kung magkano mapapalunan and kung ano yung gagawin. So ang goal lang nito is para sa mga nag-share, para sa mga nagko-comment, is mas mag-focus sila or mas ganahan sila na i-promote yung videos natin. So let's focus na ngayon sa topic natin for today. So first lesson ko noong 2023 is to become open-minded. Alam ko medyo cliche na siya, medyo common, but minsan talaga may mga life lesson ka sa buhay na kailangan mo talagang maranasan. Hindi enough yung mapanood mo siya sa YouTube, mapanood mo siya sa TikTok, or may influencer lang na nagsabi sa'yo. Minsan may mga lessons ka sa buhay na kailangan maranasan mo. Syempre may mga hindi na, diba? Like syempre, diba? Pag tumanon ka sa building, alam mo madededs ka kahit hindi mo na maranasan kasi may nakita ka ng iba. Okay, yun, basic na yun. But may mga ibang lessons talaga na minsan kailangan mong maranasan. Okay? Sa akin is yung maging open-minded. Open-minded naman ako dati, but last year mas nag-grasp ko pa siya, parang mas lumalim pa yung pag-indinti ko. Hindi ka dapat talaga sarado lang sa isang bagay. Kumbaga, meron kang pinagpupukusan, meron kang bagay na ito yung niche mo, ito yung gusto mong ginagawa talaga. But minsan kailangan mo rin maging open-minded na tignan yung mga bagay na nasa paligid mo, kasi hindi mo alam kung ano yung mga opportunity na nawawala sa'yo. Example, let's say college ka or nasa senior high ka, hindi mo alam yung course na kukunin mo. Doon meron ka ng isang specific na gustong na course na kunin. But somehow may bagabag sa mind mo, ah baka mas okay to, baka mas maganda to. Ang key dito is maging open-minded ka. Let's say magaling ka naman sa architecture, magaling ka sa pagiging architect, why not i-test mo? I-check mo din. Hindi pa naman final. Okay, kasi ang focus mo ay engineering, example, but feeling mo magaling ka rin sa architect. Ang point ko is, tignan mo lang. Wala namang mawawala pag tinignan mo isang bagay. Check mo lang. Okay. Ah, baka ito yung sitwasyon ngayon. Check ko kaya ito. Ah, ito yung damit na gusto ko. Check ko rin kaya muna to. Maging open-minded ka lang. Kasi minsan, pagka medyo inontean mo yung choices mo, ikaw din yung mahihirapan eh. Isa sa natutunan ko talaga is, kailangan lawakan mo yung choices mo. Maging open-minded ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga meron pa sa labas. Tignan mo lang siya. Wala namang mawawala. Next na favorite lesson ko noong 2023 is to observe
your environment. Kumbaga, tingnan mo yung mga tao na nasa paligid mo. Tingnan mo yung mga bagay na nangyayari sa paligid. Kasi sa mga bagay na yun, minsan may matututunan ka din. So somehow connected din to sa pagiging open-minded. Kasi minsan tayo, like pag busy tayo sa work natin, busy tayo sa study natin, minsan yun na lang yung nakikita mo, hindi mo na nalalaman yung nangyayari sa paligid mo. And minsan pala may trend na bago, na possible makatulong sa'yo, or may bagong opportunity na hindi mo nakikita na ginagawa ng mga friends mo, na mga kilala mo na hindi mo nagagawa and hindi mo siya na ma-maximize. Hindi ka nagkakaroon ng benefit sa mga pangyayari na yon. Kasi ako, normally, kahit iba yung linya ko sa mga friends ko, kasi may mga friends ako and iba-iba din yung project nila, iba-iba din yung business nila. Ako, ang ginagawa ko is, constant ko din ino-observe yung mga bagay na nangyayari sa kanila. Kasi minsan, kahit hindi naman kami same ng industry, same ng business, or same ng ginagawa, minsan may matututunan ka sa mga lessons din nila. And ikaw, let's say, iba yung ginagawa mo sa tropa mo, pwede mo rin tignan kasi part siya ng environment mo eh. Pwede kang makakuha ng something new na pwedeng mong i-apply sa ginagawa mo or sa studies mo or sa kung meron ka mang trabaho ngayon, magagawa mo siya. Kailangan mo lang observe yung mga bagay na nasa paligid mo. Next na favorite lesson ko ng 2023 is wala talagang tatalo sa hard work. Marami nagsasabi na kailangan matalino ka, kailangan magaling ka. Oo, importante yun. But pag hindi mo ginawa yung certain work requirement para dyan sa gusto mong gawin, walang mangyayari. So kailangan mo ng hard work, tol. No matter what, kung ano yung ginagawa mo ngayon, kailangan mo magkaroon ng sipag sa sarili mo para magkaroon ka ng resulta sa bagay na gusto mo. And minsan, yung hard work, hindi lang siya isang beses mo gagawin. Kasi akala niya, magsisipag lang ako ngayon 2 years and pag nagkaroon na ako ng result, okay na yun. Magre-relax na ako. Hindi. Ganyan din yung nasa isip ko dati. Sabi ko, sa business ko, bibigyan ko lang to ng 3 years. Hindi ako magjujowa. Hindi ako gagawa ng ibang bagay. Ito lang, pagpupukusan ko lang to. And after 3 years, pwede na ako mag-relax. Hindi pala ganun, okay? Pwede kang mag-relax ng konti. Pwede kang magpahinga. Yun, pwede mong gawin. Pero yung totally wala kang gagawin, hindi siya pwede. Okay? Kahit sa pagka-create ng content, papansin ko nga sa TikTok, pag hindi ako nag-upload, nababawasan yung followers ko. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng isang bagay, kailangan mo siyang pagpatuloy. Kailangan mo siyang everyday, day by day, gagawan mo siya ng sipag, lalagyan mo siya ng sipag para ma-maintain mo yung bagay na nakuha mo. Hindi siya yung pag nakuha mo na, yun na yun. The same din sa career, same din sa relationship. Hindi pwede may girlfriend ka na, complacent ka na. Hindi. Kailangan yung hard work tuloy pa rin. Kasi yung minsan problema natin, magaling lang tayo sa una. But the rest na mga kailangan na certain requirement or certain hard work, hindi na natin nagagawa. Magaling lang tayo sa initial. But yung recurring, hindi na natin kaya. So, para magtuloy-tuloy yung resulta mo, kailangan magtuloy-tuloy din yung hard work mo. Next na favorite lesson ko noong 2023 is huwag kang magiging complacent. So, halos connected din siya dito sa hard work. Yung iba kasi, once na may something na, hayahay na. Okay? Hindi siya ganun, tol. Kahit saan bagay, tol, hindi ka pwede maging complacent. Kailangan tuloy-tuloy yung hard work, tuloy-tuloy yung sipag, tuloy-tuloy yung pag-aaral, tuloy-tuloy yung pag-apply ng mga bagay na natututunan mo. Kasi, tol, sa isang bagay, let's say, sa business mo, let's say, may business ka dyan sa neighborhood mo, or may project ka na ginagawa, or sa studies mo, let's say, top 1 ka. Pag naging complacent ka, tol, may papalit sa'yo sa pagiging top 1. Okay, let's say, may crush ka, maraming nanliligaw sa kanya, and tingin mo, ikaw na yung number 1, tingin mo, sure na siya, na magiging kayo, na sasagutin ka niya, then bigla ka naging complacent, tol, may uusbong na magiging number 1 din sa puso niya, and yun yung sasagutin niya. So, huwag kang magiging complacent. Kahit sa ang industry ng buhay, kahit sa ang aspeto ng buhay, tol, huwag kang magiging complacent kasi yan yung magpapawala ng resulta mo na nakuha. And yung resulta na yan, tol, hindi yan madaling kunin. It takes years. Pero pag naging complacent ka lang ng saglit, mawawala siya. Okay? Parang yung mga influencer na ang tagal nilang binild yung following nila, then gumawa lang sila ng isang kalokohan, and yun, na-cancel na sila. Wala na yung followers nila. Sayang na. Ganun, tol, huwag kang magiging complacent. Yung bagay na nakukuha natin, parang ano yan eh, renta sa bahay. Diba pag nagre-rent ka sa bahay, monthly ka, continuous ka monthly nagbabayad. Ganun din sa buhay natin. Kung may business ka, kung may work ka, kung may jowa ka, kung may studies ka, continuous yan. Everyday mo, binabayaran yung renta. And ano yung pambayad mo doon? Yung hard work. Yung pagiging masipag, yung pagiging matalino and continuous na pag-aaral para ma-maintain mo or ma-improve mo pa yung bagay na meron ka. And ako, isa yan sa natutunan ko. Kasi may time din na medyo naging complacent din ako. Alam mo yun, hindi mo na pinapansin yung ibang bagay, focus ka na lang sa isa na to. So, hindi pala siya ganun. Kailangan continuous yung elevation, continuous yung pag-improve. So, ang key doon, huwag ka magiging complacent. Next na favorite lesson ko noong 2020
2023 is to reward yourself. Okay? So, syempre, sa lahat ng hard work mo, sa lahat ng sipag mo, sa lahat ng sakripisyo mo, kailangan may kahalintulad yan na reward sa sarili mo. Okay? Kasi pag hindi ka nag-reward sa sarili mo, tol, mababurnout ka. Kasi mafe-feel mo na yung bagay na ginagawa mo parang walang kwenta. Wala ka kasing nakukuhang resulta, wala kang tangible na nahawakan na resulta ng hard work mo or ng dedication mo sa isang bagay nun. Walang resulta yung oras na binigay mo doon. So, ang key, tol, time to time, nire-reward mo yung sarili mo. Like sa akin, tol, yung business namin, run namin yun for 2.5 years na wala kaming reward sa sarili. Walang kotse or anything. Di ako nagta-travel noon. Wala talaga. As in, for the longest time, 2.5 years, continuous lang na work. Feeling ko may fruits na and enough na yung fruits ng labors namin. Doon na kami kumuha ng konting resulta. Travel and experience ko. Kaya kung mapansin mo, diba, recent post ko, puro ako travel and everything. Kasi, nire-reward ko na yung sarili ko. Kumbaga, para malaman ko, ah, worth it pala yung ginagawa ko. Hindi pala sayang yung pagpupuyat ko. Hindi pala sayang yung pagsusunod ko ng kilay sa pag-aaral sa bagay na ginagawa namin. Mas naging fulfilling. So, ang nangyayari, pag let's say, nag-travel ako, syempre, reward ka, sobrang saya mo. So, may energy ka. Ang taas ng dopamine mo, taas ng energy level mo. So, yung energy level na yun, lalagay ko na naman yun sa work. So, work. So, let's say, another 2 months, na continuous na work. Then, travel, reward sa sarili, or may bibilin ako na something na medyo pricey na gusto ko talaga. Feeling ko, ah, may fruits pala yung ginagawa ko. So, paano mo ito ma-apply sa'yo? Let's say, kung ikaw, estudyante, and gamer ka din at the same time, or mahilig ka mag-scroll online. So, work ka muna, aral muna. Let's say, for 2 hours, mag-aaral ka lang, or gagawin mo lang yung certain work na to para sa business mo, sa trabaho mo, kung ano man yan. Then, after nun, reward yourself. Kung anong gusto mong gawin, pwede ka mag-PS5, pwede ka mag-scroll online, pwede ka manood ng mga vlogs na entertainment, pwede ka maglaro, pwede ka mag-Dota, pwede ka mag-CSGO, anything na gusto mong gawin. Basta, ang importante, gawin mo muna yung certain work. Pag okay na yung work, eto na, mag-relax ka na. Ano nga yung motto, diba? Work hard, play harder. It goes hand in hand. Kasi pag puro ka work, mababurnout ka naman. Hindi siya sustainable. Pero pag puro ka play, wala ka ng work, wala patutungan yung buhay mo. Kumbaga, mauungusan ka na ibang tao. So, importante yung reward yourself. Kahit sa pinakamaliit lang. Let's say, nag-workout ka ngayon, di reward mo yung sarili mo sa masarap na pagkain. Let's say, tagal mo nag-aral ngayon, di pwede ka manood ng gusto mong movie or gusto mong series or anything. Importante, meron kang nakukuha pabalik sa'yo. And yun yung isa sa pinakamagandang natutunan ko kasi mas sisipagin ka magtrabaho pag alam mong may resulta yung mga bagay na ginagawa mo. And before tayo mag-proceed sa next tip natin is, again, meron tayong lucky winner per video. And ang mapapanalunan mo dito, tol, is 1,000 pesos. Okay? So, simple lang yung gagawin mo. After mo pa mapanood tong video na to, make sure na i-comment mo yung gusto mong natutunan sa video na to or ano yung insights mo, ano yung comment mo, everything. Kung ano yung pinaka-favorite na part ng video na to na natutunan mo, i-comment mo siya. And then, by Saturday next week, pipili ako, tol, ng mananalo na comment. So, yung comment na yun, tol, magre-reply ako doon na magpapa-PM ako sa IG. So, yung nanalo na yon is make sure, para maging qualified ka dun sa 1,000, tol, make sure mo na naka-subscribe ka, syempre. Then, nakapalo ka sa IG ko, nakapalo ka sa Facebook page ko, and sa TikTok ko. Okay, so, imi-message kita noon. Pag nag-reply ako sa'yo, dapat nakapalo ka. And after nun, tol, hingin ko yung GCash mo or bank account mo, itatransfer ko sa'yo 1,000 pesos. So, ganun lang siya kasimple. So, make sure na mag-comment ka. And next na favorite lesson ko noong 2023 is mag-try ka ng something new. Kahit ano yan. Kasi pag nagtatry ka ng bago, tol, nagkakaroon ka ng bagong perspective sa buhay. Nagkakaroon ka ng bagong ideas na hindi mo alam dati. Kasi nga, hindi mo pa naman natatry yung bago na yun. So, maraming kang pwedeng gawin. Let's say, pwede ka mag-try ng bagong hobby. Pwede ka mag-try ng bagong technique dyan sa certain craft na ginagawa mo. Or, pwede ka mag-travel sa ibang lugar. Kahit domestic muna. Or kung may budget ka, abroad. Mag-try ka ng bagong skill and everything. Kasi, tol, yung mga bagay na yan, ma-apply mo din siya in the near future. Sa career mo man or sa hobby na ginagawa mo. Like si Steve Jobs, nung college siya, mahilig siya sa mga calligraphy, sa mga design. Kahit hindi naman yun talaga yung main na course niya. Kasi physics siya eh. Yun ang gusto niya eh. Nakikita niya yun and nagugustuhan niya. Pagdating nung Apple days niya na, so yung pagiging skillful niya sa mga design, na-apply niya doon. Kaya ang gaganda ng design ng Apple. Diba? Ganon din sa'yo. Kasi mga bagay na natututunan mo, tol, hindi mo alam kung saan mo siya ma-apply in the future. Kaya ako, tol, yung pag-aaral ko dati ng content creation, yung pag-aaral ko dati ng copywriting, pag-aaral ko dati ng design, yung pag-aaral ko ng fashion, na-apply ko siya sa business na ginagawa namin. Kasi natuto ako ng branding, maganda na yung tingin ko sa
sa mga design. Alam ko na pag pangit to, alam ko na pag maganda to. So kasi marami akong mga ibang bagay na na-try ko. Kumbaga, 'di ba, sabi nga nila, jack of all trades then master of none. So okay naman 'yon. But syempre, kailangan may mga alam ka din pa na iba. Na hindi mo siya need na sobrang master mo, but may idea ka lang, alam mo lang. So kasi yung mga skills na yan, may integrate mo siya soon. Let's say, ngayon nag-aaral ka. Ang alam mo lang is yung certain course mo. Okay, given. Kailangan mo rin matuto makipag-communicate. Kasi pag nag-apply ka ng work, nakikipag-communicate ka sa tao. Kailangan matuto ka rin pumorma. Kasi ipepresent mo yung sarili mo dun sa mag-i-interview sa'yo. Kailangan marunong ka rin ng copywriting. Bakit? Kasi gagawa ka ng resume mo. Okay, kailangan marunong ka din ng photography. Kasi titignan nila yung mga social media account mo. Kasi dati tol, resume. Pero ngayon tol, pwede na i-search yung name eh. Ako ginagawa ko yun. Sinesearch ko yung social media account ng mga nag-apply sa amin. Tinitignan kung okay ba or hindi. And dun, nakakatulong yun sa akin mag-decide. Ganun din sa'yo. Kumbaga yung mga ibang skill set mo na hindi mo naman siya total, ikaw yung pinakamagaling dun. Kasi meron ka isang bagay na ikaw yung magaling na magaling ka. So yung mga maliliit na skill set na yun, ma-apply mo siya ngayon dito sa main skill set mo. And soon, ma-apply mo yan kapag nag-work ka or kapag nag-business ka or anything. So kailangan mo mag-try ng something new para ikaw continuous ka, nag-elevate sa buhay mo.